isda. So yun guys, pagdating mo dito sa Pinas, hindi ka nagagastos. Pamasahe, wala ka nang gagastusin. Pagdating mo pa lang sa airport, marami ka nang pipilapan. Sobrang dami. Pipilapan ka sa embarkation, sa arrival, may pipirmahan ka sa custom, may pipilapan ka sa OWA. Tapos yun, pagdating mo sa OWA, bibigyan ka na ng pagkain. Lahat ng OFW, libre. Pero kapag ibang lahi ka, magbabakasyon ka sa Pinas, yun yung may mga bayad. Tsaka yung mga galing ng nag-trip lang sa ibang bansa na umuwi dito. Yun yung may mga bayad pagdating sa quarantine. OFW, sila yung libre sa lahat. Ito, libre lahat to, pagkain. Tatlong beses kang pakakainin dito sa hotel sa isang araw. Dito sa hotel namin, ang pagkain namin is 6 a.m., 11 a.m., at saka 6 p.m. ng gabi. Tsaka ang kakailanganin mo lang dito is extra food. Kasi yun lang, tatlong beses ka lang papakainin. So, depende sa yun kung gugutumin ka. Kasi yung pagkain nila medyo kukunti ng... Hindi naman siya bitin. Pero sa akin, bitin talaga. Pero syempre, thankful tayo kasi libre naman to lahat. Pero kung medyo malakas kang kumain, bitin talaga, gugutumin ka talaga sa isang araw. Tsaka nga pala yung amenities mo, sarili mong gastos naman. Kasi wala silang binibigay dito. Diba pag dadating ka ng hotel, meron kang libreng kape, libreng toothpaste, toothbrush, tsaka maliit na sabon. Dito pagdating mo, empty yun. Wala lahat yun. Yung amenities, ikaw ang gagastos nun. So buti, nakapagdala ko ng toothpaste, toothbrush, tsaka sabon. Parang nakutubang ko. Pero wala akong alam na walang ganun dito. Kasi akala ko, pag hotel, may mga ganun na. Pero wala. Pero dito sa CR ko, hindi ko alam kasi kung sa ibang hotel na pagdadalan sa ibang OFW, kung may sabon. Dito, may lalagyan na sabon. May kukunting natirang mga sabon. So, yun. Pero hindi ko naman gagamitin kasi may dala akong sarili. Kaya sa mga uwi, dala na lang kayo ng mga sarili nyong sabon, toothpaste, toothbrush. Mga kailangan nyo.
sa hygiene. Importante pagkain yung hindi na niluluto. Kasi nagdala ako ng pancit canton, pero wala silang panluto. Ang meron lang is yung initan ng tubig. Tubig, yung tubig yan, naiipon na. Kasi kada meal, meron kang tubig. Yan, hindi naman ako malakas magtubig. Wala rin nilalagay, hindi ka rin nila bibigyan ng mga kitchen utensils. Kasi nag-try ako sana humingi ng bowl para ipainit ko na lang to. Pero wala. Tatlong beses ako nag-try, hindi nila ako binigyan. Sabi na hindi ka pwede bigyan kasi nga may ano ba to? Iniiwasan nila yung magkahawaan. Kaya hindi siya nagbibigay ng utensils. Mibigay lang nila disposable sa ito. Kaya huwag kayo magdadala ng mga lulutuin gaya nito. Pwede kayo magdala tinapay, biscuits, incan siguro, yung easy to open na lang. Para hindi na kayo mahirapang maghanap ng pambukas. Yun lang. Yung swab test pala. Swab testing. Gagawin nyo yun after 5 days. Pag dumating nyo sa Pinas, paglalapag nyo ng eroplano sa airport sa Pinas, consider yun as day 0. Hindi pa yung mag-uumpisa yung araw nyo. Kinabukasan, mag-uumpisa yung araw nyo. Day 1. Kinabukasan pa yung day 1 nyo. So magbibilang pa kayo ng 5 days. So yung pang 5 araw, doon kayo isa swab test. Tapos, maghihintay na lang kayo ng result 1 or 2 days. Tapos sabi pala nila, choice nyo kung magpapasundo kayo or OWA maghahatid sa inyo. Choice nyo yun. Kung may sasakyan kayo, pasundo na lang kayo, private. Kasi hindi pwede ang commute. Dahil iniwasan niya yung hawaan. Kasi baka mamaya bigla kayong mag-positive. Or may makasakay kayong positive. So sayang yung quarantine na binigay nila sa inyo. Mababaliwala. Kaya ang iniikayat nila, kung gusto nyong umuwi ng kasama yung pamilya nyo, make sure na mayroon kayong service. Private service pauwi sa kanyang probinsya. Ang hotel, ang hotel maganda. Comfortable naman. Yan, tour ko kaya. Comfortable. Yan yung bagahe ko. Actually, itong hotel, itong room ko, pang-apatan na tayo. Yan. Pero solo lang. Solo lang yan. Yung banyo malinis. Yan. Maliit lang, pero okay na. At least malinis. Yan. Dami mong gamit. Yan. Maganda. Cute tong hotel na binigay sa pang-apatan siya. Tapos yun may view. Ayan. May view. Dito yan sa Makati pala. Makikita mo yung kung nasa mataas na floor ka, makikita mo yung view ng buildings dito sa Makati. Kaya sulit sa mga taga-uwa, talagang okay naman sila. Okay sila mag-asikaso.
Meron nga lang ibang, may mangilan-ngilan na medyo masungit siguro, syempre dala ng trabaho nila, mahirap, tsaka marami silang inaasikaso. Kaya yung ibang staff medyo masungit na kapag tinanong mo, medyo susungitan ka. Pero understandable naman yan. Bilang marami silang inaasikaso na OFW. Siguro kasi yung iba makulit din. Yun. Yun lang naman. Things to do in quarantine dito sa Pinas. Tsaka nga pala, pag pinauwi kayo, make sure na tapusin nyo yung 14 days. Huwag nyo dayain kasi para sa inyo naman yan. Para sa pamilya nyo. Kasi hindi nyo alam kung positive na kayo or negative sa COVID. Mamaya, positive pala kayo. Kasi hindi naman lahat ng nagne-negative sa swab testing sure na wala ka na talagang nakuhang virus. Minsan kasi after ng quarantine mo dito, tapos nakasalamuha ka bigla ng may kahit isa lang na tao na positive, nahawa ka, pagdating mo sa inyo, hindi ka nag-quarantine, hindi mo tinuloy yung 14 days quarantine mo, tapos sumama ka na agad sa mga mag-anak mo, kaibigan mo, lumabas ka na, yun, nakapagkalat ka pa ng virus sa inyo. Kaya make sure na tapusin nyo yung 14 days. Para, kasi, kung sakaling maawaan kayo, oras na umuwi kayo sa probinsya nyo, kung tinuloy nyo yung quarantine nyo, at nagkaroon kayo ng symptoms, eh di ba? Iwas na kayo sa pagkalat ng virus. At least nalaman nyo, naka-quarantine kayo. Yun lang, huwag nyo lang dadayain yung quarantine nyo. Nanginginig ako kasi malamig yung aircon. Malamig, malakas yung aircon. Yun guys, bye.